Amen! Hallelujah! So magandang umaga po minsan pa sa ating lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi, sabihin niyo sa kanya, you are blessed! Hallelujah! Amen! Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Amen po! Hallelujah! Hallelujah! Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? And can we just start uttering and declaring His praises this morning? Hallelujah! We welcome you, King of Glory! We welcome you in this place, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah! And Lord, as we continue, oh God, to culminate, Lord, this Feast of Tabernacles, it is our prayer and declaration, oh God, that Lord, you will dwell in our midst. As we worship, Lord, we declare oneness of spirit, oh God. Our hearts, Lord, will concentrate and focus in worshiping you this morning, oh God. Hallelujah! We give you praise. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. We welcome you, Lord! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Pwede mo ba natin ipalambak ang ating mga kamay sa Panginoon? As we declare that the Lord is great and greatly to be praised. Hallelujah! We welcome you in this place, Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The strain of His throne fills His temple. As we cry,
up your place and be enthroned. Hallelujah. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Hallelujah! Arise, O Lord, and inhabit the song of your people. Hallelujah! Let's sing this song. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, yes, arise, yes, Lord, arise. Sabi po ng salita ng Panginoon, blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. As we sing this song, i-wave po natin yung mga pantry natin. And we will just welcome the King of Glory in this place. Amen. Hallelujah. One ask of you, one thing that we desire, as we worship, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of peace, holy God, as we sing. Upon our praises, we lift you up, Jesus. We lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up, we lift you up on our praises. Arise, take your place, be enthroned on our praises. Arise, King of peace, holy God, as we sing. Arise, take your place, be enthroned on our praise.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, as we culminate, as we continue to celebrate the Feast of Tabernacles, it is our prayer and declaration, O God, that the cloud of glory, Lord, will envelop this place as we worship you, Lord, this morning. Hallelujah. Let there be an open heavens. An open heavens, Lord, where we can freely access, Lord, to your presence. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah.
we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Panginoon, ikaw ay nagbigay ng pagkakataon sa amin upang kami po ay magsama-sama ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng mga aberya, ng mga traffic, ng mga ibang iniintindi sa buhay, ay nakarating kami.
It is indeed an honor and a privilege na nasa harapan po ninyo ngayong umaga. Dalangin namin, patuloy nyo kaming samahan. Ang Espiritu mo ay mangusap sa amin. Ikaw ay malayang magsalita at hindi lamang po ang salita na lalabas sa aking labi ang marinig. Pero Lord, that we will personally hear you, God. Even in the midst of the message today, marinig ka namin, Panginoon. That we will hear a still small voice na sumasang-ayon anuman ang mga salita mo ngayong umaga. Again, Lord, itago niyo po ako sa inyong krus at sa inyong presensya at kayo po ang mangusap sa aming lahat. Maraming salamat po that nakapag-engage kami sa 21 days of prayer. 21 days of prayer, faith challenge. Salamat po't nahamon ang aming pananampalataya. At sa umagang ito, minsan pa, hamunin nyo kami upang magpatuloy sa buhay na ito nang may paniniwala at pananampalataya na lagi ka namin kasama. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. So sa mga usher, kapag kami dumarating na po na mga pang 11 o'clock, papasukin na po natin sila, no? Okay. Praise God. So, sino po nanood ng 21 days for today? May nakita po kasi ako nag-react na eh. Yung for today, for this day. Ah, okay. Sino yan? Hindi ko makita na. Ah, Lani. Okay. Ano yung title today, Lani? Faith till the end. Yan. Okay. Thank you. Wow. Scholar. Okay. Kasali ka na talaga sa November. Okay. So today, yung nasa ating pong devotion ay ang title ko po, nilagay ko na Fight till the end. No? And but for now, pagkatapos ng fight till the end, nilagyan ko po, ito po ay parang part 2 ng ating mensahe. It's also taken from the devotion natin ng 21 days. Yung last day na po, pinaka-last day po na 2 Timothy 4 verses 6 to 8. Fight of faith till the end. Bakit po yan ang nilagay ko? No? Kapos pagkat makaka-relate tayo sa buhay na ito, kapag tinawag natin ang buhay ng bawat tao sa mundong ito is a marathon, hindi po sprint. Yung sprint po, ito po yung ibig sabihin ay mabilisan ang takbo, maigsi lang po yan. Pero ito po ay marathon, malayuan po yan, mga umaabot po ng 40 kilometers ang tinatakbo po ng mga yan. So hindi kinakailangang mabilis ka magsimula. Ang importante dito yung stamina, tumagal ka hanggang sa uli. And in the 21 days of prayer na ating ika-20 days, ay pinakita ko po ito. Naalala niyo po yan? Nakita niyo po yung kotse na yan. Yan po ay Mercedes-Benz noong 1885. Yung nandito po sa, ano ba ninyo? Kanan ninyo, nasa kanan ninyo, 1885. Nakita niyo ba? 3-wheel lang siya. Tapos, siya po ay kinakabyaw. No, nakita ko po sa YouTube yan, yung sasakyan na yan, meron po no mga something like 19 something eh, na mga siguro 1995 or 1998, nagkaroon ng show at pinakita tong unang kotse na ito. Actually, maraming gumawa parang automobile. Maraming gumawa niyan, pero ito lang pong si Carl Benz, which later on naging Mercedes-Benz yung product. Si Carl Benz ang nag-invento po niyang three-wheel automobile na yan. No? Ikot na ganyan at tumatakbo po yan. Ang bilis po ng takbo niyan. 5 miles per hour. No? Na hanggang 10 po yata tumatakbo. At saka hindi po pwedeng mabilis kasi hindi ganun ka-reliable ang brakes niyan. Nung unang-una pa na ginawa itong kotse na ito. Anyway, dito rin po makikita natin, no? Yung katabi niya ay, yun na po yung mga bagong Mercedes. No? So, sa Hebrews 11, meron po tayong mga tinatawag na initiators
inventor at saka nag-start talaga ng faith natin. At makikita po natin na ang unang-unang initiator ng faith natin, kung nakinig kayo at kung di pa kayo nakikinig, ang nilagay ko po doon ay si God. Ang Diyos po ang unang-naunang nagpakita na ng pananampalataya. When He created the heavens and the earth, nung sinabi niyang, let there be light, no? And let there be firmament over the waters and over the seas, ganyan. Nung sinabi niya po itong mga bagay na ito, it was spoken out of faith. May pananampalataya si Lord na ang creation po niya ay magiging maganda. Siya po ang unang initiator ng faith. Siya po nagsimula. And then, sumunod na lang po si Abel, sumunod na lang si Abraham, sumunod na lang si Noah, and so on and so forth. Sila po yung nagsimula. Walang iniwan sa Benz na ito, no? Pero bakit lumabas na Mercedes-Benz? Kaya po siya Mercedes-Benz dahil sa yung Benz po nang galing sa naka-imbento, ang pangalan niya ay Carl Benz. Nakakatuwa yung pangalan niya. Si Kokoy po, kilala niyo po ba si Kokoy, yung anak ko? No? Ang tunay niyang pangalan ay Carl Friedrich. Ang inventor nito ay si Carl Friedrich. Hindi ko alam na kapangalan pala ni Kokoy nag-imbento ng Mercedes-Benz. Anyway, si Benz po nag-imbento ng kotse, pero merong tinatawag na entrepreneur o businessman na mahilig din sa sasakyan at sinimulan po nito ni Emil Jelinek. Si Emil Jelinek po ay isang negosyante. Nakita niya yung invention ni Carl Benz. So ginawa po niya ay siya po ay nag-finance or nag-funds, nagtulong sila ng production. Kasama po niya si Daimler. Kaya ang Daimler tsaka Benz, isa po may-ari niya kung kayo po ay nakakaalam sa kotse. At yung Mercedes ay anak po ni Emil Jelinek. Kaya po lumabas yung Mercedes-Benz. Hanggang sa ngayon, it is one of the most luxurious car in the world. Pinaka-eleganting kotse sa buong mundo. Ang pinakamurang Mercedes-Benz na ginawa ay elegante pa rin kumpara sa ibang kotse. Pagkat Mercedes-Benz po yan, di ba? So kung paano ang Mercedes-Benz ay nagpatuloy, ang pananampalataya po, ang sabi ng Diyos, ay dapat pong magpatuloy sa ating lahat. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magpatuloy ka, kapatid. Amen? So, sinabi po natin yan, sinabi ko yan, true faith continues till the end. Ang tunay na pananampalataya, nagpapatuloy hanggang huli. Hindi po napuputol. No? Meron pong tinatawag po tayong backslide. Umaatras, tumitigil. Sometimes it happens. Nagba-backslide. Minsan nga ho, ang sabihin natin, yung Kristiyanong hindi na tumataas, hindi lumalago, is already backslidden in heart. Umaatras na siya sa puso niya. Pero sa physical, nakikita mo pa rin, nag-church. Sa physical, nakikita mo pa rin, nagbabasa ng Bible, pero parang walang growth. Hindi nakikita sa ugali niya. Hindi nakikita sa buhay niya minsan. So maaring backslidden in heart na po siya. Pero ang sinasabi po natin dito, dapat ang kuntunay ang pananampalataya mo magpatuloy. Isang araw babangon ka uli, isang araw tatayo ka uli, at gagawin mo ang pananampalataya na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen. So let's go to the scripture. Pwede po tayong tumayong lahat. Basahin po natin yan, everybody. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I've fought the good fight. I've finished the race. I've kept the faith. Next. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Everybody say, Amen. Makakupo po tayong lahat. Ito po ay sulat ni Pablo, nung pinag-aralan ko po ng 2 Timothy po, ay sulat ni Pablo nang siya po ay malapit nang i-execute. Malapit na po siyang patayin.
Naghihintay po siya ng execution at alam po niya na very critical na yung kanyang oras. Now, sa kabila ng kanyang nalalapit na kamatayan or execution, sa huli, ang inisip pa rin po niya ay ang pagpapatuloy ng salita ng Panginoon. So, kahit may persecution, kahit siya po'y mamamatay na, hindi niya alintana, hindi siya dun tumingin sa kamatayan. Ang nakatingin pa rin ho siya sa susunod na henerasyon para sa Panginoon. Malaki po ang pasalamat nating lahat kay Apostle Paul. Napanood po namin si Apostle Paul dun sa tinatawag na, ano bang palabas yun? AD. It's about the disciples, no? 12 ang disciples, alam nating lahat, di ba? Pero alam po ba ninyo na si Apostle Paul ay wala dun sa 12 originally? Wala. Nakilala po ni Apostle Paul si Jesus, hindi po personal. Nakilala niya si Jesus, of course personal din, pero hindi ng physical. Hindi nung nasa lupa pa si Jesus. Nakilala niya ang Panginoong Jesus sa daang Damascus. Habang lumalakad, habang bumibiyahe, biglang may tumamang napakalakas na liwanag at nangusap sa kanya. Sabi niya, Pablo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya, baka magulat yung mga bata, the hand of the Lord. Yung sinabi ni Pablo ni Lord sa kanya, Pablo, bakit mo ako inuusig? And then di naintindihan ni Pablo, yun pala ang Panginoong Jesus. Si Jesus mismo ang nangusap sa kanya. At because of that, nagkaroon siya ng personal encounter with the Lord. And then humarap siya sa disciples. Before siya humarap sa disciples, si Pablo po ay kalaban ng disipulo. In fact, hinahunting niya ang mga disciples. Hinahanap niya talaga at pag natagpuan niya, papatayin niya talaga. Kasi siya po ay isa sa mga Sadducees and Pharisees. In fact, siya nga po ay nahandon nung pinapatay si Stephen. Nung si Stephen po ay nahuli, binato po siya hanggang sa mamatay, siya po ay nahandon. Si Pablo ay nahandon. Isa po siya sa mga persecutor. Kaya yung mga disciples, takot na takot sa kanya. No, hindi lang takot, may kasamang galit. So can you imagine, nung siya po ay nakakilala kay Lord, pumunta po siya doon sa mismo mga disipulo. Dumating siya, at nung kasama na po siya, particularly kasama si Barnabas, nagulat po lahat. At ang sabi nila, sino ka? Ito yung pumapatay, nagpapapatay sa atin ah. Parang gusto nilang bugbugin or what? Hanggang sa pinagtanggol ni Barnabas si Pablo. Ang sabi nila, no. Siya ay nakakilala na kay Jesus. Hindi, baka nagpapanggap lang yan. Hindi, talaga nagkaroon na encuentro kay Jesus yan. And no one knew na ang pagkakakilala ni Pablo ay napakalaking bagay sa kaharian ng Panginoon. You know why? Ang New Testament, 13 epistles, 13 sulat sa Bible ay sulat ni Pablo. Can you imagine kung hindi nakakilala itong tao na ito? Kulang ang Bible natin ngayon. Amen? So ganun ka-critical ang role ni Paul nung nakakilala siya sa Panginoon. And in this chapter, or in this book, 2 Timothy, he was referring to his coming death. Pagkat alam niya, ipapapatay na po siya. After this, talagang napatay na po si Paul. So you can imagine po yung kanyang pinagdaanan. And then, despite of the persecution, despite of the flogging, siya po ay parang si Kristo, parang pinapalo. Hindi po natigil kay Pablo ang paghahayag ng salita ng Panginoon. Paul is the perfect example of continuing faith. Rather, fighting of faith till the end. Lumaban hanggang sa huli. Tayo po ba? Hanggang kailan ka lalaban para sa Panginoon? Sino po magsasabing lalaban ako hanggang sa huli? Amen. Sabi mo sa katabi mo, lalaban tayo hanggang sa huli. No. Hindi po tayo lalaban na pupunta sa kalsada at maglalagay ng karatula, no? Hindi po. Laban ng pananampalataya. When you feel like giving up, huwag kang tumigil. Pagkat marami pang gagawin si Lord sa iyo. Amen po ba? Marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen. Now, pag-usapan po natin yung verse. Yung verse, 2 Timothy 4,
verses 6 to 8. Ito po yung unang sinabi niya. For I am being poured out like a drink offering. Siya po ay isinasalin parang drink offering. Pinag-aralan ko po yan, binasa ko po. Ang drink offering po ay unang nakita sa Genesis chapter 3 verse 15. Sinabi po ito ni Pablo, no? Sapagkat siya ay mamamatay na para sa Panginoon at hindi po siya nakafocus sa kamatayan. Makinig po kayo, ha? Tayo po, we do not focus on death or dying for our faith. Di tayo nakafocus na mamamatay ako para sa dahil sa aking pananampalataya. Nakafocus tayo dahil mabubuhay tayo hanggang huli para sa ating pananampalataya. Amen? We focus on living by faith and living through our faith. In fact, si Paul din po nagsabi niyan. No? Ang sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay para kay Kristo. At kung mamatay, ay kapakinabangan. Walang pagkatalo. Amen? So, in other words, he is ready to sacrifice. Ano po sa Tagalog ng sacrifice? Sabihin niyo, sakripisyo, no? Okay. Pag-aalay. Handa niyang ialay ang buhay niya sa Panginoon. Hindi po siya natatakot. Sabi niya, the first recorded of, sinabi ko, Genesis chapter 35 verse 14, kung saan ang Panginoong Diyos ay humingi ng drink offering. Nung unang panahon po, ay ito po ang style ng offering ng Diyos. Pag sinabi niya, mag-offering kay sa akin, part of the offering, part of the sacrifice, nagpapatay ng tupa, nagpapatay ng baka, nagpapatay ng mga kalapate, kung hindi masyadong kaya ng mga Hudyo, kung mahihirap lang sila, kalapati na lang pinapa-offer ni God. Pero, part of that, hindi pwedeng mawala, ay tinatawag na drink offering. So, ang drink offering po parang ganyan. Hindi po parang cheers, hindi ganon. Ang drink offering po ay isang nasa lalagyan, may alak na nilalagay, at may certain measure, mayroong tinatawag na hin, a hin of wine. Di ko alam kung ano meaning nung, kung gaano karami yung hin, but it's a certain measure ng alak na ibubuhos nila sa altar at ito inaalay sa Panginoon. Therefore, nung sinabi po ito ni Pablo, sinundan niya lang din po ang sinabi ng Panginoong Jesus na ang buhay niya ay parang isang drink offering, inaalay na po sa ating Panginoon. Fighting the fight of faith till the end doesn't come without a cost. Hindi po pwedeng lumaban ka sa pananampalatayang ito nang walang kabayaran. May cost yun. And sometimes, ang cost po masakit sa marami. Kaninang umaga lamang po ay narinig ko na nakita ko po sa Facebook na nag-post yung kaibigan kong pastor. Nagpaalam na po sa isang pastor na kilala natin, kilala ko, dito rin po sa Quezon City rin. Although, hindi naman siya masyadong matanda, mga 60s na rin, no? Pero he died, ano? Namatay na po itong panahon na ito. Hindi naman po sinabing may COVID, pero talagang he was taken by the Lord, no? Kinuha na po siya ng Panginoon. And I was thinking, naku, paano na kaya yung mga membro niya? Kasi pastor po, siya po senior pastor. Although nag-step down na siya as senior pastor, pero meron pong sumunod sa kanya na pastor. Pero somehow, syempre, siya pa rin yung talagang tatay ng ministry, ng church. And I'm sure nagluluksa po lahat ng kinuha siya. No? At yun po minsan yung cost ng pagsunod sa Panginoon. Hindi po pang lupa lang ito. Hanggang sa kunin na po tayo ni Lord. Minsan yung attachment po natin sa isa't isa sa pagsunod mo kay Lord, nakakalungkot pag nawalan ka ng mahal sa buhay. And so even Paul, when he died, when he gave his life to the Lord, sinabi niya, Lord, para sa inyo pong buhay ko, I offered it as a drink offering. And I'm sure na-miss po siya lahat ng mga kapatiran. So ang pananampalataya pong ito na ating tinutuloy, may laban at may bayad. Hindi po pwedeng wala. Yes, God is a God who provides. Yes, God is a God who heals. Yes, God is a God of blessing.
Pero meron pong mga bagay na sumisira po sa atin sa mundong ito na minsan ay pinipilit kang ilayo ang focus mo sa Diyos at titingin ka noon, tignan mo nga, sumusunod ka kay Lord, pero tignan mo pa ang nangyari sa'yo. These are all distractions of the enemy. And so my challenge to you today, sa pakikinig natin ito, is simulan po natin sa sacrifice. Are you willing to sacrifice for the Lord? Handa mo bang isakripisyo ang ilang bagay sa buhay mo? Handa mo ba isakripisyo ang kayamanan mo? May isang istorya sa Bible na si Jesus ay nilapitan ng isang mayamang lalaki na religious siya. No? Religious siya. Sumusunod siya sa law, sa batas ng mga Hudyo. Sabi niya, ano ang kailangan ko para makarating sa langit? Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang sinasabi ng salita. No? Mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, isip, kaluluwa at kalakasan. Sabi niya, nasunod ko po lahat ang 10 utos. Wow! Very, hindi siya nag-isip. Sabi niya, sinunod ko po lahat yan. Tapos dinagdag pa niya na tumutulong siya. No? Tapos, ang sabi ng Panginoon, kung magkaganon, ibenta mo lahat, ipamigay mo lahat, ang ari-arian mo, sumunod ka sa akin. Ano po reaksyon ng lalaki? Napayuko po siya at lumayo. Wala na tayong narinig about him. Ibig sabihin, hindi niya kaya yung sakripisyo. Bago po yung talata na yon, ay kinuwento po ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin kagaya ng mga bata. No? Ayan, may mga bata tayo sa... Iyak ng iyak. Hindi naman umiiyak eh. Magsilapit kayo sa akin kagaya ng mga bata, sabi niya. Pagkat ang bata, walang alintana. Handang isakripisyo lahat. Handang ibigayin lahat, basta sumunod lang sa kanyang daddy. Lulundag sa tubig, kahit di siya marunong lumangoy, alam niya kasi sasaluin siya ng daddy niya. Ang ganyan po yung mga anak ko na maliliit. Pag sinabi ko, anak, ganyan, dito ako sa pool, tatakbo na lang ho bigla. And then lulundag. May isang akong pamangkin, lumundag, wala yung tatay niya eh. So lundagan na kami lahat para saluhin siya. No, hindi niya alintana. Hindi kamukha nung lalaki na mayaman, nung sinabi ng Panginoon, ipamigay mo lahat ari-arian mo, hindi niya kaya. Sacrifice. Are you willing to sacrifice everything for God? Hindi po madaling sagutin yan. But let's just bow down our heads. Hallelujah. Aming Diyos, kami po ay tumutugon sa unang bahagi ng mensaheng ito. That as we fight for our faith till the end, this also means sacrifice. That we're willing to be poured out like a drink offering. Handa kami, Panginoon, ialay sa iyo ang aming buhay. At Lord, kung di pa namin naintindihan yun, Lord, paintindi mo sa amin na willing kami talagang ibigay lahat. Turuan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na gawin ito upang, Panginoon, wala na po kaming katakutan sa buhay na ito. Na kahit buhay, kahit kamatayan, ay handa kaming suungin para po sa iyo. I pray, Lord, bawat isa, kung may kinatatakutan kami na mawala sa buhay namin, kayamanan man, trabaho man, negosyo man, mahal man sa buhay, o sino man ang kinatatakutan naming mawalan ng mga bagay na ito, Lord, give us the strength, give us the ability, Lord, to offer our lives to you as a drink offering. Salamat po, Panginoon. Bless us and be with us, Lord. Give us the grace and the strength to offer our lives to you. In Jesus' name, amen. Amen. That's the first part of fighting till the end. Kung gusto mo lumaban talaga hanggang huli ng pananampalataya, you're willing to sacrifice everything. Amen? You're willing to sacrifice everything. Next is fought a good fight. Sabi ni Paul, I have fought a good fight. Pinanonood ko po kagabi ito, laban ni Pacquiao at saka ni Sanchez. Sino po nakakaalam niya? Agapito Sanchez.
Kakatuwa pangalan niya, no? Agapito Sanchez. Mukhang Pilipino, mukhang Meksikano, pero itim na itim. No? Ito po yung 2001. Isa sa mga unang laban ni Manny Pacquiao. Bata-bata pa niya dyan. No? At pinanood ko kagabi, kaya po ako nag-interesado. Kasi ito po yung laban ni Pacquiao, kung tawagin nila, the dirtiest opponent of Manny Pacquiao. Pinakamaruming kalaban. Bakit? Di na po naligo yan simula nung ano. Hindi po yan. No? Pinakamaruming kalaban. No? Pinakamaruming kalaban ni Manny Pacquiao. Bakit po? All throughout the fight. No? Tumagal lang po itong fight na to na 6 rounds. All throughout the fight. Ito pong mama na to. Wala, hindi ko alam kung mahina ang mata niya, bulag siya, pero hindi po sa tiyan ni Manny Pacquiao sumusuntok at sa mata. Sumusuntok po lagi sa baba, sa maselang parte ng lalaki. Ang tawag po doon ay low blow. Kaya mayat-maya gaganon si Manny Pacquiao, mayat-maya gumaganyan. At hinedbat pa niya si Manny Pacquiao dito, kaya bumuka po yung sa may mata niya, malapit sa mata, at kaya po tinigil yung fight noong 6th round. Talagang napakaruming maglaro, no? At pagka, di ba, nag-akapan na ganyan, yung dapat yun, awat na eh, no? Inaawat na siya, binabanatan pa niyang ganun si Pacquiao eh. At si Manny talagang nagagalit na siya, no? Hindi ko nakitang ganun si Manny sa lahat ng laban. Sports siya eh, talagang, ano siya eh, yung okay lang sa kanya. Sige, laban lang, ganun lang siya. Pero dito talagang nagagalit na siya, galit na galit siyang ganun. Kasi napakaduming makipaglaban eh. No? Talagang dirty fighter talaga itong... Daig pa ho niya yung ibang kalaban ni Manny Pacquiao na patakbo-takbo lang. No? Eto, iba talaga. Kung sumuntok po siya, laging low blow. Until the end, nung 6th round, tinigil na po nung ano. Tinigil po ng referee. Di ko alam kung anong regulation about that, pero binanggit po yung regulation eh. At nagkaroon na po ng tallying kung sino nanalo. No? Praise God, kasi wala naman pong nanalo. Hindi rin po natalo si Manny Pacquiao. No, naging draw yung laban at yung kanilang mga title, kinip pa rin nila. No? Pero it pong lumabas all throughout the history of Manny Pacquiao, the dirtiest opponent of Manny Pacquiao. Bakit ko po sinasabi to? The enemy is the dirtiest of the dirtiest opponent. Ang demonyo po, hindi po patas makipaglaban. Tama po ba? Amen? May kapatid po tayo ni isang araw na hold up. No? Nung na-hold up po siya, talagang siyempre nakakatakot yun. At parang isipin mo, hindi patas lumaban tong mga tao na ito. Nagtatrabaho ka na mabuti, nagninegosyo ka, ang kanilang tinatrabaho ay yung kinikita mo. Di ba? Yung nakita nyo sa Valenzuela na binarel, tapos pagbagsak, inagaw yung bag. Praise God, I'm sure maraming nananalangin po doon. Natagpuan na po, nalaman na ako sino yung mga killer. No? Yung lumalabas pala, ang story po noon, hindi lang po nakaw. Kasi messenger yung lalaki, may daladalang mga 400,000 na pasweldo. Hindi lang po dahil sa pera. Talagang pinano na papatayin siya. So kaya sabi natin, ba't hindi na lang kinuha yung pera that para hindi na sana siya pinatay? Meron pala talagang planong patayin siya. Pangalawa na lang yung nakaw na pera. Anyway, when you think about this, mga taong maraming ayaw lumaban ng patas. Pero in our case, Paul was saying, fight a good fight. Lumaban ka pa rin ng patas, kahit na ang kalaban mo ay hindi patas lumaban. Amen? This is the fight of faith till the end. Kung gusto mong lumaban hanggang uli, lalaban po tayo ng patas. Amen? Hindi po tayo magpapadaig. Or kung sakali man matalo tayo, alam natin ang nakatingin sa atin ng Panginoon, lumaban tayo ng patas, ng parehas. Amen ba? Bawal mandaya. Sabi mo sa katabi mo, bawal mandaya. Noong isang araw, napabili po ako ng sapatos. Talagang kailangan ko na po nung sapatos na yun. Nung nakita ko po, di ganito po ang halaga, tapos yung sales lady ay... sabi niya sa akin, sir, kukunin niyo ba? Hindi, nag-iisip pa ako. Umikot ako, napakatagal ko mag-ikot. Kasi nag-iisip talaga ako sa presyo, sa ganito, ganyan, sa comfort, ganun. Anyway, bandang huli, yun din ang kinuha ko. Yun din ang binalikan ko. Pagbalik ko, dinilagay ko na sa counter. Wala yung sales lady na babae. Yung isa lalaki dumating. Tapos, ako kunin niyo na, sir. Sige, ganyan. Tapos, nabalitaan na sinabi sa akin nung nasa counter, sir, pag dinagdagan niyo to, pwede niyo pong
i-credit card at pwedeng 3 months to pay. Sabi ko, ba? Okay yun ah. Sige, dadagdagan ko. Di, tinawag ka agad si Pastor Rakit. Sabi ko, ma, magdagdag ka para pwede kong gawing 3 months to pay. Ganyan. E di, hinihintay ko siya. Habang hinihintay ko siya, dumating yung sales lady. To sabi ng sales lady, sabi ko sales lady, miss, kinuha ko na rin. Kaya lang, may hinintay pa ako para idagdag. Tsaka alam mo, mas mura pa kaysa sa sinabi mo. Ha? Oo, binigay sa akin 30%. Hindi, sir, 20% lang yon. Hindi, sabi nila 30%. Hindi, sir. Ganun siya. Naku, sabi ko, yari. Sayang din yon. So, bumalik kami sa counter dahil di pa naman nababayaran eh. Tapos sabi niya, miss, 20% lang yan. Eh, ba sabi dito 30%? Hindi, itatag ko muna. So, bumalik siya sa lugar niya. Hanap siya ng hanap ng pantag, ng sticker, ng ganito, ganyan. Wala siya makita. Sa tagal po niya, hindi ko na kinuha yung sapatos. No? Pero nung una, parang nag-iisip ako na, sayang, sana yung 30% na. Pero kaso, yun talaga, ang gusto niya, 20%. So, sa tagal po niya, then pinag-isipan namin ni Pastor Rakit, sabi niya, hindi maganda yung sapatos na yun, ganyan, 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 ganyan. Ah, ganun ba? Sige, masa. So, finally, nakabili kami sa ibang lugar, yung parang halaga ng 30% din nakuha namin, pero ibang sapatos na. But the point is, you know, sometimes you are tempted na lumaban ng hindi parehas. But in the eyes of God, it has to be a good fight. It has to be a clean fight. Amen? So sa laban na ito, kailangan po natin maging malinis. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat malinis tayo. Amen. Okay. Sacrifice and fight clean. Number 3, sabi pala dyan sa fight clean, who shall ascend to the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? Those who have clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. Sino bang makakadating sa presensya ng Diyos? Yun lamang pong may malinis na kamay at hindi nandadaya. The Bible is clear about that. Amen? Amen. Okay, number 3. Finish the race. At the 1968 Mexico City Marathon, 3 men earned the right to stand on the victory platform. The winners of the gold, silver, and bronze Olympic medals. But for some, the reward is a personal one. The knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after the winner of the marathon crossed the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. African runner who symbolizes the finest in the human spirit, a performance that gives true dignity to sport, a performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games, a performance that gives meaning to the word courage. Perhaps the words of John Stephen Akwari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." The light in this Tanzanian runner is a beacon to us all, to endure to the end, to finish the race, however long and hard the road. Amen. Ito pong si John Stephen Akwari ay pinadala ng kanyang bansa from Tanzania para tumakbo sa marathon ng Olympics.
Nakalimutan ko kung anong year. I think 1968 yata yun eh. Sa Mexico po. At pagtakbo po nila, there are hundreds of runners ng marathon. I think yung marathon is about 80 kilometers eh. Ang layo. No, grabing 80 kilometers, no? Pero nung ika-40 kilometers na po, dahil gusto niya malampasan yung kanyang mga katunggali, nadapa po siya. At pagdapa po niya, na-dislocate ang tuhod niya. And pag-dislocate ng tuhod, nagkanda, may bali pa po siya sa balikat. So nilagay siya sa ambulansya at binendahan, pero hindi siya pumayag na magpadala sa ospital. Bumaba siya at siya ay nagpatuloy ng kanyang pagtakbo. Ang nanalo po, after yung nanalo pong tatlo, ay siyempre pinalakpakan, pero dumating po siya sa finish line 1 hour after nung pagkatapos ng nakalampas lahat. At nung dumarating po siya, yung kanya mga kababayan, Tanzania, tsaka ibang taga-ibang bansa, nagpapalakpakan po sapagkat mas pinalakpakan siya kaysa sa winner. Nung tinanong siya, bakit mo tinuloy pa yung pagtakbo? Ang sabi niya, ito po exact words niya, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race." Tapusin ang labanan. Mga kapatid, hindi po tayo nandito para magpagalingan sa pagsisimula ng pananampalataya, pero tatapusin natin ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya po ay tinapos po ni John Stephen Aquari yung race. Kahit wala na pong mga kalaban, siguro nasa ibang takbuhan na. Basta ang purpose niya, itong mission ko, tatapusin ko to. Kapatid, ang mission mo ay dapat tapusin mo. Sa pang-apat na punto po natin, no? Accomplishing our mission. No? Pang-apat ba to? Pangatlo. Accomplishing our mission. Our mission in this faith is not just to run or start good, but to finish well until the day of the Lord. Amen? Lastly, yan po yung pang-apat. Kept the faith. Manatili o masecure mo ang faith. Tinignan ko po sa dictionary, ang ibig sabihin ng kept ay to remain at all costs. Kahit anong mangyari, nasa iyan. Hawak mo yan, secured mo yan. Walang iniwan doon sa mga laruan ng mga bola na yung, sa rugby, no? Pag nahawakan nila yung bola, talagang hindi nila po, talagang tinatakpan nila ng buong katawan nila para hindi makuha. But in this scripture, naalala ko po yung tinuturo ko po ngayon sa DHM, yung 7 parables. No? Ito po yung scripture na yon. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. "Kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it." Ang kaharian daw po ng Diyos ay kagaya nito. Unang-una, ang sabi po dyan ay kagaya ng isang lalaki na naghahanap ng kayamanan. At nung nakakita siya ng kayamanan, ginawa niya, tinago niya. Tinago niya muna. Siyempre, kayamanan yun eh. Pagka nilagay mo lang dyan, nakatiwangwang, di mawawala. Tinago niya uli, umalis siya at binenta niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung lupa na yun kung saan nandun yung kayamanan. Kagaya rin daw ng isang lalaki na naghahanap ng parang ganito, no? Yung iba siguro, yung mga pera mo, hindi mo nilalagay sa kung saan-saan lang. Saan mo nilalagay? Pero wala pa ako nakita niyan din sa atin. Nakalagay sa kape. Pero kung nakalagay sa kape yan, lagot sa akin yan. Dahil sa hilig ko sa kape. Pero iba, ganyan, no? Naghahanap ka ng taguan, ng itatago, di ba? Pagka may pera ka malaki, lalo na ngayon, ako mga kapatid, dahil sa naglalabas, malapit na mag-bonus. Kailan ba ang Christmas bonus ng ibang... Ha? October 30 yata, lalabas na iba, no? O, parang ganon. So pag lumabas yung mga bonus, nako, marami mga kawatan ngayon. So sinesecure mo yan, tinatago mo sa ilalim ng medyas, sa ilalim ng sapatos, sa underwear, no, kung saan-saan natin nilalagay. Walang iniwan sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Ang kaharian ng Diyos, ang salita ng Panginoon, sinisecure. Paano yun? Pag narinig mo, dapat i-keep mo. Wag parang nakawala lang sa isip mo.
Hindi pwedeng ganun lang. Kailangan kinikip mo talaga ang bawat salita ng Panginoon. Ganun din, ang sabi po dito, ang salita daw ng Panginoon ay kamukha ng isang lalaki na naghahanap ng perlas. At nung nakita niya yung pinakamagandang perlas sa lahat, ganun din, binenta niya rin ang kanyang ari-arian at binili niya po yung perlas na yun. Kinuha niya yung perlas na yun. Ano yung perlas? Nakita niyo ba yung size ng perlas? No? Okay, ang tawag po dyan ay the beauty of ocean. Beauty of ocean pearl. Ito po ay pinakamalaking perlas sa buong mundo. Tinignan ko po yung mga perlas na mamahalin sa buong mundo. 10 most expensive pearls in the world. Yung isa po ang halaga ay $1.4 million. Sinuot po ng isang reyna sa Britain noong 18th century, no? So magandang perlas po 'yon sa leeg. Marami po ay 2.4 million, 5 million, pero ito po ang pinakamahal sa lahat. Hulaan po ninyo magkano? Okay, 40 million, 50 million, ito po ay $139 million. Okay. Bibiling ko po sana, kaya lang sa tenga ni Pastora Kit, hindi magkakasya. 'Di ba? Subukan mo ilagay 'yan sa tenga mo, laglagan mo. But the point is, kung nakita mo yung mahalagang bagay na yon, di ba itatago mo? Di ba pag-iingatan mo? Ganun po ang kaharian ng Diyos. Nakilala mo na si Lord. Keep the faith. Secure your faith. Huwag mong hayaang maagaw ng iba. Amen? Huwag mong hayaang makuha ng iba. So again, the kingdom of God is like, it is hidden in a field like a treasure found by searchers or seekers. Secured it, let go of what he had, and finally owned it. Nasa iyo na ang kaharian ng Diyos eh. Amen? Parang wala naka-amen ah. Nasa iyo na ang kaharian ng Diyos. Huwag mong pakakawalan. Huwag mong hayaang mawala pa sa iyo. Finally, this fight for our faith. Till then, ulitin natin. It entails sacrifice, clean fight. It should accomplish our mission and secure our faith. Our prayer, panalangin ko po mga kapatid, sa labanan ng pananampalataya, especially this pandemic, sa nangyayaring ito, marami na po nagfo-fall away. Marami na po kahit online, di na nag-church. O kaya pag nag-church, multitasking pa. Kasi dahil online naman yan, anytime pwedeng panoorin. So minsan, unahin muna ibang bagay bago manood, bago makinig. So mga kapatid, nasa labanan po tayo. Amen? Buti na lang nandito ka. Ibig sabihin, isa ka sa mga lumalaban. Amen? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Okay? Kahit hindi mo nakamayan, congratulations lang. Kasi lumalaban tayo. Amen? Let's fight this fight of faith till the end, sacrificing our lives as a drink offering for the Lord, fighting a clean fight, accomplishing our mission and securing our faith. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Lord, we thank you for this opportunity to again be challenged in our faith. Sa last day po ng aming 21 days of faith challenge, we are all the more challenged to pursue this faith. Ituloy ang pananampalataya. And no matter what stops us, Panginoon, ano man ang pumipigil sa amin, hindi po namin hayaan, Panginoon, na kami ay bumigay sa mga harang at hadlang ng kaaway. So today, Lord, we ask for your grace. Biyaya mo lang, kalakasan mo lang, maging pananampalataya mo ay matanggap namin lahat. We would like to receive from you, God, all the strength that is available for us to pursue this faith. Dalangin namin, Panginoon, kung nandun na po kami sa portion na parang nagiging stagnant na yung faith namin, nagiging normal na lang. Parang ganun at ganun din. Panginoon, buhayin mo kami.
itaas nyo kami, Panginoon. Itaas nyo, Panginoon, ang aming pananaw. Huwag po kami tumingin sa baba lamang. Tumingin po kami sa harap mo, sa iyo, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, may plano ka pa sa buhay namin. May magagawa pa kami. Huwag po kami dumipende sa isang bagay lang, sa isang sweldo lang, sa isang kumpanya lang. Alam po namin may gagawin ka pa. So Lord, open our eyes. Kagaya ng nangyari kay Elisha, Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, sa servant, Lord, open the eyes of the servant. And so today, Lord, open our eyes that we will see, Lord, that our future is beautiful. And no matter what is around us, kahit ano man nasa paligid, pangit man, pandemic man, dilubyo man, bumagsak man ng maraming bagay, we look on the future. Sa hinarap kami nakatingin, Panginoon, sa'yo. Dahil maganda ang kinabukasan namin sa'yo. Hindi lang dito sa lupa, pero sa'yo mismo, Panginoon, maganda ang kinabukasan namin. I remember the song, Lord, that you hold the future in your hands because you live, dahil nabuhay ka. Maraming salamat po. So Lord, we continually accept you as our God, as our Savior, as our Healer, as our Deliverer, as our Provider, Lord. You are faithful, God. You are faithful, Lord. And so we will keep our faith, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Samahan niyo po ang aking mga kapatid sa lahat ng dinadana sa aming buhay. Sa mga bagay, Panginoon, na dumadaan ng mga mahigpit na desisyon ngayon, Lord, we ask for your wisdom. Bumaba po ang karunungan mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami magdesisyon sa mga bagay sa buhay namin. And Lord, for us, Lord, struggling, Lord, with some things na nagbibigay sa amin ng galit, ng inis. Lord, give us peace. The peace that surpasses understanding. Lord, kung nawawala na kami ng pasensya, Panginoon, give us peace. At dalangin namin, Panginoon, we will go through this faith with the strength of the Lord. The joy of the Lord is our strength. We bless you, we honor you, we give you praise. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.